inirekomenda ng mga eksperto na gawin ang pilot run ng face-to-face classes sa kindergarten hanggang grade 3. Mahalagang taon daw kasi ito para mahubog ang mga bata sa social skills. Pero paano naman kaya masisigurong ligtas sila mula sa COVID-19? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Matthew Perez. May go-signal na ng Pangulo ang pilot run ng limited face-to-face classes. Pero ngayong nananatiling mataas ang kaso ng COVID-19, napapanahon na nga bang simula ng pagbabalik eskwela ng mga bagets. 100 pampublikong paaralan at 20 pribadong paaralan ang pipiliin sa pilot testing ng face-to-face classes mula sa low-risk areas o yung mababa ang kaso ng COVID-19. Kumonsulta raw ang DOH sa pediatric expert at inirekomenda na unahin ang nasa first key stage o yung mga nasa kindergarten hanggang grade 3. Kasi sila po yung formative at kailangan po talaga ng interaction. Second, the basis for that, sa kanila pong age group, yung pinakamababa na level ng risk of infection. Tatagal lang daw ng 3 oras ang klase nila at hindi naman araw-araw. Pero hindi required ang RT-PCR testing sa mga batang papasok. And what would be most vital here would be the declaration of the family members and the guardians. Iba-iba ang pananaw ng mga magulang dito. May mga sang-ayon at meron din namang nag-aalangan. Knowing na may pandemic, syempre di ba parang ayaw mo rin naman i-risk yung health ng bata. Di ba? Especially, ang mahal-mahal magpa-hospital, tapos wala pang vaccine sa mga bata. Para naman sa isang psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena, hindi pa kayang alagaan ng mga batang nasa kindergarten hanggang grade 3 ang kanilang sarili. Mas mahalaga rin daw ang kalusugan kaysa social skills. At alam natin na ang COVID ay nakakahawa sa kamay at sa mga bagay-bagay. So, para sa akin, hindi pa tamang panahon para tayo ay magkaroon ng face-to-face para sa mga kabataan. Para sa grupong Movement for Safe, Equitable, Quality and Relevant Education, ang lokal na pamahalaan pa rin ang makakapagdesisyon kung ligtas na bang ipatupad ang face-to-face klase sa kanilang lugar. Aminado rin ng DOH na kailangan muling pag-aralan ang guidelines dahil binuo ito bago pa kumalat ang mas nakakahawang Delta variant. Edukasyon at social skills, hindi nalingid na mahalaga. Pero mas importante ngayong nasa pandemya na masiguro na magiging ligtas ang mga magbabalik eskwela ng mga estudyante para makampante ang mga magulang. Mobile Journal, Matthew Perez po. Hatid ang mukha ng balita.